lahat tinitiis ko at tinatanggap ko, di ba? Kasi, sino ba naman ako sa buhay mo? Lahat pinaniniwalaan ko. Kasi sinabi mo. Pero isa na naman hiling ko sa'yo. Huwag mo naman ang pagbukaing tanga. Darating at darating sa buhay mo. Yung taong mamahalin mo, higit pa sa sarili mo. Yung ibibigay mo at isusuko mo ang lahat para sa kanya. Yung di batayan kung ano man ang sasabihin niya. Kasi paniniwalaan mo siya. Walang halong pagdududa mo siyang paniniwalaan. Kasi mahal na mahal mo siya. Kahit minsan, mag-isa ka na lang pala talagang nagmamahal at nagpapakatanga. Oh, Mom, I have a message from the writer. Let me check it real quick. Wika ni Christine habang nagpupunis pa ng ketchup sa bibig nito. Ito ang message ni Valentino kay Christine. Ma'am, pasensya na po ulit kanina ha. Di ko po talaga sinasadya yung nangyari. Medyo luma na po kasi yung motor kong ginagamit pang deliver. Eh, nagkataon po kanina pa nasira. Pasensya na po ulit talaga, ma'am, ha? Sana po ay na-enjoy niyo yung pizza at hayaan niyo po, ma'am, makakabawi po ako sa susunod kong deliver sa inyo. This guy seems so nice. He still took effort to message me. Okay. I will still give him a 5-star rating. Wika ni Christine habang pinipindot ang 5-star sa delivery app nito sa kanyang cellphone. Si Valentino ay isang rider sa delivery app. Ito ang kanyang naging trabaho simula na magkaroon ng pandemya. Gaya ng ibang madiskarteng tao, may maayos sa trabaho si Valentino bago mangyari ang lockdown at quarantine. Isa siyang tourist guide sa kanilang probinsya sa Batangas. Sa isang flower farm na malapit sa bundok. Isang lugar na kung saan mo mararamdaman ang katahimikan kasama ang kalikasan. Maraming mababangong bulaklak ang bubungad sa iyong mata. Habang ikaw ay naglalakbay sa farm, ay matataraw mo roon ang matayog na talon. At sa iyong pagpikit ay huni lamang ng mga ibon at lagaslas ng tubig ang iyong maririnig. Isang sanktuaryo na pwede mong puntahan kung nababagabag ang iyong kalooban. Ngunit dahil sa pandemyang naganap, lahat tayo ay naging apektado. Maraming nawalan ng trabaho at nagsarang mga negosyo. At dahil tayo ay mga Pilipino, di pandemya ang pipigil sa atin para di natin ituloy ang laban ng buhay. Kahit malayo sa nakagawi ang trabaho, ay papasukin natin para sa ating pamilya para maitawid ang araw-araw na pangangailangan ng bawat isa. Magkaibang magkaiba ang buhay nila Christine at Valentino. Isa si Christine sa mga taong sanay magtrabaho kaharap lamang ang kanyang laptop sa bahay. Isa siyang social media manager na pinabayaran para gawin at asikasuhin ang mga social media accounts ng mga taong walang oras gawin ito pero nais magparamdam ng kanilang presensya sa social media. Hindi ni Christine kailangan humarap sa mga tao at magpakita ng ngiti nito. Hindi niya kailangang kausapin bawat taong may kailangan at may ipapagawa sa kanya. Sa email at chat ang kanilang komunikasyon. Di siya tulad ng iba na kailangan magbihis ng uniforme o magsuot ng maayos na damit bago pumasok sa trabaho. Sa trabaho ni Christine ay kailangan lamang ng kaalaman sa computer at malawak na imahinasyon kung saan makakalikha siya ng mga post at videos para sa kanyang mga kliyente. Mga magaganda at nakakatuwang panulat na ibinabahagi sa social media. Mga posts na magbibigay ng ligaya at inspirasyon sa mga nakakabasa at
at nakakapanood nito. Mga bagay na minsan ay malayo sa tuong buhay ng kanyang mga kliyente. Dahil sa profile ni Valentino sa delivery app, ay naging interesadong malaman si Christine ang pagkatao nito. Madali niya itong nakita sa Facebook dahil guys, sa delivery app ay parehas lamang ang profile picture nito. At totoong pangalan ang kanyang ginamit. Nag-send si Christine ng message sa messenger at ito naman ay agad in-accept at nireplyan ni Valentino. Hi, I'm Christine Montemayor, yung nag-order ng pizza. Remember? Sabi mo sa akin nasira yung motor mo. Hope you're fine. I really appreciate your effort reaching me back after ma-deliver. You deserve a 5-star rating. Message ni Christine habang excited na nag-aantay replyan ni Valentino. Namangha si Valentino sa profile picture ni Christine sa Facebook. Isang sexy at magandang babae ang bumungad sa Facebook profile nito. Mahaba ang buhok, mestiza, nakatupis, at nakaharap sa dagat habang papalubog ang araw. Isang larawan ng napakagandang babae sa isang payapang lugar. Hi ma'am, pasensya na po kayo ha. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong pangunawa. Maraming salamat po sa 5-star rating. Sobrang salamat din po at minessage niyo ako. Sabay lagay ng pulang pusong emoji sa dulo ng kanyang message. Ito ang reply ni Valentino. Ganito man ang reply ni Valentino ay bahagyang kinilig si Christine. Pulang puso sa dulo. Maraming kahulugan, ngunit aminin natin sa tuwing may pulang puso sa message na ating natatanggap, ay sumisimbolo ito ng pagmamahal. Nagtutulot ng ngiti at saya. Isang simbolo na alam mong na-appreciate ka. Nagpatuloy ang usapan nila Christine at Valentino sa chat. Maraming mga bagay ang nadiskubre nila sa isa't isa. Mga hilig na parehas nilang gawin. Mga lugar na gusto nilang puntahan. At kung anong buhay meron ang isa't isa sa kasalukuyan. Nagdaan ang mga araw at nahulog na rin ang loob nila Valentino at Christine sa isa't isa. Dahil ilang linggo na rin silang magka-chat, ay nagdesisyon na silang magkita at mag-date para maipadama nila ng personal ang pagmamahala nila. Huling araw noon ng Marso, Huwebes, alas 10 ng umaga, ay magkikita sila sa parking malapit sa bahay nila Christine. Kahit naka-face mask at naka-face shield, ay nag-makeup pa rin si Christine. Gumamit siya ng rosas na lipstick. Nagsuot ang dalaga ng bestidang kahel at sapatos na puti. Ito ang napag-usapan nila na isusuot ni Christine para madali siyang makita ni Valentino. Dahil excited si Christine sa unang nilang pagkikita ni Valentino, ay mas maaga itong dumating sa kanilang tagpuan. Alas 9:30 ay naroon na siya. Panay ang tingin sa salamin at nagpapaganda ang dalaga habang inaantay si Valentino. Ngunit, inabot na siya ng tanghalian ay walang Valentinong dumating. Humulas ng makeup niya ay wala pa rin siyang katagpo. Ilang beses siyang nag-send ng message at text. Ngunit walang reply si Valentino. Naka-20 beses na siyang tumawag, ngunit walang sumasagot hanggang mag-out of coverage area ang mensahe sa tawag niya kay Valentino. Ano kaya ang nangyari kay Valentino? Bakit di siya nagpakita sa tagpuan nila ni Christine? Bakit kaya bigla na lamang siyang di nagparamdam sa oras na kailangan nilang magkita? Ito ang ating aalamin sa sunod nating episode sa love storying pinamagatang Kahit Isang Gabi Lang, Love in the Time of COVID.